pumasok sa trabaho kasi kaninang umaga, one of my colleagues called me na one of our colleagues is positive of COVID-19. So, technically, lahat kami sa office hindi pinapasok, tsaka under quarantine kami ngayon, which is dito na talaga namin dito, home quarantine. This early in the morning, tumawag yung DOH sa akin na punta sila dito sa bahay kasi kukunan nila ako ng swab test. Let's hope and pray, guys, that everything will be okay and negative yung result, tsaka maging okay na yung lahat. Let's also hope na hindi siya masyadong masakit kasi most of my friends na naka-experience na ng swab test, they all said na masakit talaga siya. So, mix yung ano natin ngayon eh. Parang natakot na kinakabahan. So, yun guys. Ang gagawin natin ngayon is let's prepare. Mag-release lang muna ako kasi kakagising lang natin guys. Tapos mag-release tayo ng bahay. Tsaka mag-prepare tayo kasi after ng swab test, hindi natin alam. Baka i-check nila yung room. Tsaka kung pwede lang ba tayo dito sa home quarantine. Mostly kasi pag hindi okay yung area nyo or yung home nyo for home quarantine, hindi siya pwede. So, dun ka talaga sa isolation area ng municipality, which is ayoko dun kasi mainit. Mag-prepare tayo guys para pwede tayo dito mag-home quarantine. Let's wait for them. Tsaka let's prepare na rin para mamaya. So, see you. Hello guys! So, ayan. Nagka-BS na tayo. Tsaka kumain po ako para malakas ako ngayon. Para iswag. Ngayon, tumawag na po sila na papunta na daw sila. So, medyo nag-ready na po ako. By the way guys, yung bahay na to, it's not our house po. Bahay po ito ng auntie ko. Bali, dito lang po ako nag-stay for my home quarantine kasi hindi po ako pwede sa bahay kasi andun po yung parents ko. Pati yung sister ko. So, hindi pwede kasi baka masali sila. Ako naman yung i-quarantine kaya ako yung nag-a-adjust. So, nandito ako ngayon. Which is katabi lang ng bahay namin. Hindi ako mahihirapan in regards to my food. Kasi, adyan lang yung parents ko sa tabi. Dinadala nila ako ng food. Tsaka, kinukuha ko lang sa labas. So, yun. Ayan na sila, guys. So, mag-ready na tayo. Tapos na tayo. Thank you, Lord! So, i-share ko sa inyo, guys, kung ano yung naging experience.
experience ko sa first time ko na swab test ito. Ano yung gagawin is kukunin nila yung ito sa gums mo sa ilalim. Diyan may kukunin sila pero hindi laway. Dapat walang maraming laway. So yun, may kinuha sila. Hindi yung masakit kasi dito lang sa bibig. Yung cotton buds. Tapos yung pangalawa, yun na yung sa ilong which is left and right. So nose. Dito, dalawang beses ako nag-failed kasi natakot ako eh. Napansin nyo, nakahawak ako ng ulan. Habang tinutusok yung ilong ko, parang nag-hold ako ng force. Hindi pala yung dapat kasi pag nag-hold ka ng force, parang sa ilalim ng ilong mo, yung bone niya, parang naglalock siya, nagsisikip siya. So, hindi makapasok yung cotton buds. And by the way guys, yung cotton buds, ganito kahaba ang taas eh. Taas talaga guys. Feeling kumabot sa mata ko, o sa ulo ko, sa utak ko, hindi ko alam. And sa dalawang beses na tinry niya, like, sabi niya sa akin, fail daw kasi hindi daw siya nakapasok. So dun, tinamahan ako kasi hindi pa siya nakapasok guys. Mataas na yung pinasok, sakit na. So parang tinamahan ako, sabi ko, mas mataas pa ba dun? Kailangan pa talaga, sa ilalim pa talaga. So yun, sinabi niya sa akin, mag-relax, tapos huwag masyadong gumamit ng lakas. So yun, ang inisip ko na lang para hindi ko paulit-ulit natutusukan kasi masakit na talaga siya. Yun, nag-relax na lang ako, hinayaan ko na lang siya na ipasok niya yung cotton talaga sa ilalim. So yun, na-feel ko talaga guys na yung pinasukan niya kanina na half, pumasok pa talaga sa ilalim at may kinuha siya doon. Parang hanggang ngayon, may natitira pa sa ilalim yung kinuha niya. Laway. Parang may laway sa ilalim ng ilong ko. Hindi ko ma-explain. Anyways, ang sakit naman kasi sa kanya, guys. Kasi pagpasok sa ilalim, parang masikit yung hole sa ilalim. So, pag pinasok yung cotton, ma-feel mo na may pumasok. So, yun lang. Tapos, pag-ikot na gano'n, may kilit na masakit. Ganun. Ganun yung ma-feel ko eh. Kaya masakit talaga siya. At saka, tutulo talaga yung luha mo. Ewan ko ba bakit tutulo yung luha. Connected kasi yung eyes natin sa kinukuha niya sa ilalim. Kaya tumulo talaga yung luha ko guys. Kasi tulong beses pa naman bago nag-okay. So, thankfully, naging successful na siya. Hihintayin ko na lang yung result this Thursday daw. So, let's hope and pray talaga. Thank you.